Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang ligal. Sana po yung aking mga viewers ay patuloy na manood ng aking mga vlogs at yung iba naman ay sana mag-subscribe, pindutin yung bell for notification ng aking future vlogs. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog ko ngayon ay pwedeng paki-press nyo po yung like para naman malaman ko. Itong mga nakaraang araw ay naranasan natin ang matinding ulan, baha sa iba't ibang lugar. Ano po? Yan po ay wala. Tag-ulan na talaga, tag-bagyo. Kaya po ingat-ingat tayong lahat. At bukod pa nga dito sa ating naranasan na sakit na COVID-19, ay sana po ay tayo ay palaging nasa magandang kalagayan. Keep safe and stay healthy. Okay, so ngayon, ano po ba ang pag-uusapan natin? Kasi maraming nagpapadala sa akin ng mga comments tungkol doon sa ano, yung nagkakaroon ng problema ang magkakapitbahay sa boundary ng kanilang mga lupa. No, yung, kasi pag magkadikit kayo, magkapitbahay kasi, yung iba nagkakaroon ng encroachment o yung nasasakop yung panig noong kabila. So, yan, nagkakaroon ng problema. Usually kasi, nagsisimula yan. Halimbawa, ang isang pamilya, bumili ng lupa, nagpatayo ng bahay, nagpalagay ng bakod. Eh, pag minsan napapasobra yung bakod, lumalagpas doon sa kanilang boundary. At o kaya naman, yung bubong lumalabas doon sa boundary ng lupa nila at o kaya mayroong ibang parte ng bahay na lumalampas. So, problema nga yun. Kasi halimbawa, yung kapitbahay, yung lupa, kung sa una ay bakante at may nakabili na at pinasukat din yung kanyang lupa, ay nakita ay may nakain na parte ng lupa ay kanyang irereklamo ito. So, usually ganyan ang problema ng magkakapitbahay. So, ang unang solusyon, kung talagang makakapag-usap ang magkapitbahay ay at magbibigayan agad ay mareresolbahan naman 'yon. Pwedeng ipatanggal ang bakod o kaya bayaran na lamang kung ilang square meters ang nakain ng bakod o kaya ng kapirasong bahay o kaya ng bubong. Subalit, kapag hindi nagkaayos ang magkapitbahay, ay ang unang gagawin ay pupunta yan sa barangay para ireklamo ang pagsakop sa kanyang boundary. Kasi pag yan ay sinukat ng geodetic engineer, yung muhon ay lumalagpas doon sa boundary ng kapitbahay. Ibig sabihin, may nasakop yung kapitbahay na parte ng lupa. So, pagdating yan sa barangay, na idinudulog yan sa lupon ng barangay. Lupong tagapamayapa. Sila ang nagpapatawag sa mga magkabilang panig, ang nagre-reklamo at ang inire-reklamo. Pinag-aayos pilit. At usually yan, tatlong conciliatory meetings. Tatlong patawag. Ngayon, kung a-attend sa mga patawag ang magkabilang panig at pag-uusapan doon, baka sakaling maayos. Ngayon, meron naman pagkakataon na kahit umattend, ang magkabilang parties ay hindi talaga maayos. Hindi magbigayan ng isa't isa. So, ang ginagawa ng lupo ng barangay ay nagbibigay na lang sila ng certificate to file action in court o endorsement na yan sa korte para ang korte na ang bahalang mag-resolve ng problemang yan. Ang nagre-reklamo, kukuha ng abogado, magde-demand letter yan doon sa kapitbahay na yun nga, lagpas ang inyong bakod o lampas ang may parting ng bahay, lampas sa lupa. So,
nagpapadala ng lawyer sa kapitbahay. At kung hindi naman yun papansinin ng kapitbahay ayaw maniwala. So, isasampan na yan sa korte as a complaint. Ngayon, boundary dispute o kaya yung tinatawag na encroachment sa lupa. Base sa aking experience, once na na-file yung complaint sa korte, papadala naman ng summons ang kabilang panig at bibigyan sila ng pagkakataon para sumagot sa reklamo. So, sasagot yan at mag-aharap yan. Ipapatawag ang parties ng huwes ng korte at mag-aharap yan sa pre-trial. Pre-present ng mga yung documentary evidence, yung mga witnesses na kailangan. So after pre-trial, dadaan yan sa mediation, pag-uusapin pong muli ang magkapitbahay. Ang korte, after mag-fail ang mediation, halimbawa hindi pa rin naareglo, naayos sa mediation, iaakit ulit yan sa korte for judicial dispute resolution, pag-aayusin naman mismo ng huwes. Pag hindi pa rin naayos, tuloy-tuloy na ang hearing yan. Pero, base sa aking experience, ang ginagawa ng huwes dyan ay pinapakuha ng isang independent surveyor o geodetic engineer ang magkabilang panig. Sila ang magbabayad nito. Maghahati sila sa bayad nito at yung geodetic engineer o independent surveyor na yan ang magsusukat ng lupa ng magkabilang panig. Ngayon, malalaman naman kung sino talaga ang nag-encroach o kung sino ang sumakop ng lupa ng may lupa. So, yung survey na yan ng geodetic engineer, independent geodetic engineer, ay ibibigay niya yon sa korte, sa judge. At iyon ang magiging batayan ng huwes para magdesisyon o magbigay ng desisyon sa magkabilang panig. Kung ano man ang maging desisyon, kung ano ang findings ng geodetic engineer, iyon ang pagbabatayan ng huwes. Ngayon, kung totoo talagang nakasakop yung bakod, lumampas yung bakod, ipapagibayan. O kaya naman ay kung papayag ang kapitbahay, pababayaran yung area o yung square meters kung ilan ang na-occupy ng sumakop ng lupa. Ngayon, ang masakit niyan, kung halimbawa mga bahay na extension, kung hindi papayag ang kapitbahay, dahil maapektuhan din naman siya, ay tatapyasin. Ipapagiba ang parteng sumakop ng lupa. Okay, so itong desisyon ng korte ay dapat sundin ng parties at yan ay i-implement, i-execute. Ngayon, kung hindi sumunod ang parties o yung sumakop ay mananagot siya sa korte. Ito namang nagre-reklamo ay kailangan niya ngang ipa-execute ang desisyon ng korte sa pamamagitan ng sheriff. Sana po maliwanag yung call dyan sa boundary dispute ng magkapitbahay. Kasi yung iba, nating mga kababayan, pag minsan napapasobra talaga ang paggawa ng kanilang bahay o kaya ng kanilang bakod at hindi nila inaakala na balang araw may tatayong kapitbahay na bumili rin ng lupa, sobra ang pagpapagawa nila ng bakod o ng bahay. So, ang lesson lang ay sana bago tayo magpagawa ng bahay, siguraduhin natin na yung sukat ay hanggang doon lamang tayo sa ating boundary. Pag lumagpas yan at umabot sa kapitbahay, natural, nagre-reklamo ang ating mga kapitbahay. So, sana po ay may nakuha kayo sa akin ngayon at
Yan po naman, mga image, sinishare ko sa inyo ay magiging legal knowledge ninyo. Baka ma-involve kayo sa mga ganyang situation in the future. Okay, sana po, huwag kayong magsawang manood sa akin, sa aking mga vlogs. At ako naman po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng ito nga kaalamang legal na maaari ninyong magamit in the future. So hanggang dito na lamang po. Magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming salamat!